sa Diyos na sa tima'y dala. Ala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Panginoong Hesus, Ikaw ang daan patungo sa Ama. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo Jesus, Ikaw ang katotohanang magpapalaya sa amin. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, Ikaw ang aming buhay at muling pagkabuhay. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan. At patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginagawa mong kami magkaisa ng kalooban. Ipagkaloob mo ang iyong mga utos ay aming mahalin. Ang iyong mga pangako ay hangarin naming tanggapin. Upang sa anumang pagbabago sa paligid namin, manatiling matatag ang aming loobin. Sa tunay na kasiyahang matatagpuan sa iyong piling. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonica. Dahil sa inyong pananalig kay Kristo, mga kapatid, naaliw kami sa gitna ng aming hirap at pagkabalisa. Ang pananatili ninyong matatag sa pananampalataya ang nagpasigla sa buhay namin. Paano kaya namin mapasasalamatan ng sapat ang Diyos sa kagalakang dulot ninyo sa amin? Mataimtim naming idinadalangin araw-gabi na kayo'y muli naming makita at matulungan sa ikagaganap ng inyong pananampalataya. Loobin nawa ng ating Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo na makapunta kami riyan. Palagoy nawa at pagalabi ng Panginoon ang inyong pag-ibig sa isa't isa at sa lahat ng tao. Tulad ng pag-ibig namin sa inyo, kung ito ang mangyayari, palalakasin niya ang inyong loob. Sa gayon, kayo'y mananatiling banal at walang kapintasan sa harapan ng ating Diyos at Ama hanggang sa muling pagdating ng ating Panginoong Hesus kasama ang mga hinirang niya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig mo'y ipadama, aawit kaming masaya. Pag-ibig mo'y ipadama, aawit kaming masaya. Yaong taong lilikha mo'y bumabalik sa alabok. Sa lupa ay nagbabalik kapag iyong iniutos. Ang 1,000 mga taon ay para bang isang araw. Sa mata mo, Panginoon, isang kisap mata lamang, isang saglit sa magdamag, na ito ay dumaraan. Pag-ibig mo'y ipadama, aawit kaming masaya.
Yamang itong buhay nami, maikli lang na panahon. Itanim sa isip namin upang kami ay dumunong. Hanggang kailan magtitis na magdusa, Panginoon, kaming iyong mga lingkod na naghihirap sa ngayon. Pag-ibig mo'y ipadama, aawit kaming masaya. Kung umagay, ipadama ang pag-ibig mo't paggiliw. At sa aming buong buhay, may galak ang awit namin. Panginoon naming Diyos, kami sana'y pagpalain. Magtagumpay sana kami sa anumang aming gawin. Pag-ibig mo'y ipadama, aawit kaming masaya. Magsitayo ang lahat. At di natin halos ang pagbabalik ni Jesus. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kaya magbantay kayo, sapagkat hindi niyo alam kung anong araw paririto ang inyong Panginoon. Tandaan ninyo ito, kung alam lamang ng puno ng sambahayan kung anong oras ng gabi darating ang magnanakaw, siya'y magbabantay at hindi niya pababayaang pasukin ang kanyang bahay. Kaya maging handa kayong lagi, sapagkat darating ang anak ng tao sa oras na di ninyo inaasahan. Ang tapat at matalinong alipin ang siyang pinapamahala ng kanyang Panginoon sa ibang mga alipin, upang bigyan sila ng kanilang pagkain sa karampatang panahon. Mapalad ang aliping iyon kapag dinatnan siyang gumagawa ng gayon sa pagbabalik ng kanyang Panginoon. Sinasabi ko sa inyo, pamamahalain siya ang kanyang Panginoon sa lahat ng kanyang ari-arian. Ngunit kung masama ang aliping iyon, sasabihin niya sa sarili, matatagalan pa bago magbalik ang aking Panginoon at sisimulang bugbugin ang kanyang mga kapwa alipin at makikipagkainan at makipag-inuman ng mga lasenggo. Babalik ang Panginoon ng aliping iyon sa araw na iyon na hindi niya inaasahan at sa oras na hindi niya alam. Buong higpit na parurusahan siya ng Panginoon at isasama sa mga mapag-imbabaw. Do'y tatangis siya at magangalit ang kanyang ngipin. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo, magsiupo ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus sa Sareno. Binabati din natin ang mga kasama natin online, lalo na po mga may sakit, ang mga nag-aalaga sa may sakit, at mga kababayan natin, mga kadeboto natin, mula sa iba't ibang panig ng bansa at daigdig, na nais sumama sa pagdiriwang ng banal na misa dito sa ating simbahan sa Quiapo, sa Basilica Minor at pambansang dambana ni Jesus Nazareno. Sinasabi sa atin ng Panginoon na maging mapagmatsyag tayo
mapagbantay tayo, maging gising tayo, sapagkat darating siya sa oras na di natin inaasahan. Kadalasan, ito'y ating inuunawa sa oras ng paghuhukom o dili kaya sa oras ng kamatayan, sapagkat totoo po yun, sa oras ng ating kamatayan, sa oras ng huling paghuhukom, darating ang Panginoon sa atin. Haharap tayo sa Kanya. Wala tayong maitatago sa Kanya. Sabi nga po, ipapakita niya sa atin ang buong buhay natin, maging ang pinakatago-tago nating lihim. Walang di mabubunyag, sapagkat ang Diyos ay lubos na marunong at makatarungan. Ngunit kung natatandaan din niyo mga kapatid, sa isang bahagi ng Ebanghelyo, nang nagkukwento rin si Jesus sa Sareno tungkol sa paghukom, naalala niyo nung sa talinghaga, ibinubukod yung mga tupa at kambing. Yung mga dadalin sa langit, sa kaharian ng Diyos, at yung dadalin sa impyerno. At sinabi ni Jesus sa Sareno, sa talinghaga, nung ako'y nagugutom, hindi niyo ako pinakain. Nung ako'y nauuhaw, hindi niyo ako pinainom. Nung ako'y may sakit, hindi niyo ako tinulungan. Nung ako'y nasa bilangguan, hindi niyo ako dinalaw. Nung ako'y hubad, hindi niyo ako dinamtan. At nagtanong, di po ba ang mga tao? Kailan po namin kayo nakitang gutom, uhaw, may sakit, nasa bilangguan, hubad at nangangailangan? Anong sagot ni Jesus sa Sareno? Ano man ang gawin mo sa iyong kapwa, ganun din ang ginagawa mo sa akin. Kaya nga, bagamat hindi nila alam na yung tinutulungan nila ay si Jesus na pala, sila ang dadalhin at makararating sa kaharian ng Diyos. Yung mga hindi pumansin at hindi nila inakala na yung kaharap pala nila, yung humihiling pala sa kanila, yung nangangailangan na pala sa harapan nila, yun na pala si Jesus Nazareno. Kaya mga kapatid, sa sinasabi ni Jesus, magbantay kayo, maging gising kayo, maging mapagmatsyag kayo, sapagat hindi ninyo alam kung kailan darating si Jesus. Hindi pala ito ibig sabihin lang, aantayin natin ang dulo ng panahon natin, sapagkat araw-araw dumadating si Jesus sa ating piling. Hindi natin inaakala, kaya nga't hilingin natin ang biyaya na tayo'y magkaroon ng pananaw ng pananampalataya. Paumanhin po kung medyo hindi ganun kaayos ang ating altar at sinisikap nating linisin at ayusin ito. At gaya ng sabi ko nga kahapon, nawa kapag nakita natin ang kagandahan ng altar, ngayong nakita natin ang tunay na kulay ng marmol ng altar, makita din natin ang panawagan na maging maganda din ang buhay natin. Huwag lang sana tayong huminto sa magandang altar. Ito'y dapat sumasalamin na kung nasaan si Jesus Nazareno, gumaganda ang lahat. Kaya kung si Jesus Nazareno nasa buhay natin, kung papaano siya nakaluklok sa altar, nakaluklok din siya sa puso natin, gaganda ang buhay natin. At ano ba ang magandang buhay?
ang buhay na puspos ng kabutihan, kabanalan, at pagmamalasakit sa kapwa. Ang tunay na kulay ng marmol, ano ba ang tunay na kulay ng isang Kristiyano? Ang maging katulad ni Jesus Nazareno. Gusto mong makita agad si Jesus sa kapwa mo? Makita mo muna si Jesus sa buhay mo. Kaya nga dapat gising ka. Hindi gising ang mata, kundi gising ang kalooban. Maging mapagmatsyag ka. Kung ang buhay mo sumasalamin sa kagandahan at kabanalan ni Jesus Nazareno, makikita mo si Jesus Nazareno sa kapwa mo. At kapag nakikita mo lagi si Jesus araw-araw sa buhay mo, huwag ka nang mag-alala. Madaling-madali na pag nakita tayo ni Jesus Nazareno sa huling araw. Magsitayo ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, sa Ebanghelyo inaatasan tayo ni Jesus na magbantay sa araw ng kanyang muling pagbabalik. Lumapit tayo sa Amang nananalangin, nagbabantay at naghihintay sa kanyang mahal na anak. Ang ating tugon, Ama ni Jesus, hinihintay namin ang iyong pag-ibig. Ama ni Jesus, hinihintay namin ang iyong pag-ibig. Ang simbahan naway hindi makontento na lamang sa kanyang mga nagawa, na bagko sigit pang ipagpatuloy ang pagpapahayag ng Ebanghelyo ng pagbabalik-loob at isakatuparan ang kinakailangan pagpapanibago. Manalangin tayo. Ama ni Jesus, hinihintay namin ang iyong pag-ibig. Ang ating mga komunidad naway maging mga karapat-dapat na lugar para sa pagtatayo ng kaharian ng Diyos sa pamamagitan ng ating paggalang, pagmamahal at pagkalinga sa isa't isa. Manalangin tayo. Ama ni Jesus, hinihintay namin ang iyong pag-ibig. Tayo naway maging laging handa sa pagdating ng kaharian ng Diyos sa pamamagitan ng ating pananatiling gising at hindi natatakot. Manalangin tayo. Ama ni Jesus, hinihintay namin ang iyong pag-ibig. Ang mga may sakit at mga naghihingalo naway matagpuan ang kalooban ng Diyos sa kanilang mga pagsubok at pagdurusa. Manalangin tayo. Ama ni Jesus, hinihintay namin ang iyong pag-ibig. Ang mga tapat na yumao naway matagpo ang handa sa pakikipagkita sa Panginoon na kanilang matagal ng hangaring makita ng hayagan. Manalangin tayo. Ama ni Jesus, hinihintay namin ang iyong pag-ibig. Makalangit na Ama, pakinggan mo ang aming mga panalangin, kalakip ang katapatan ng aming puso. Tulungan mo kaming lumago sa kabanalan habang naghihintay kami ng may maligayang pag-asa sa pagdating ng iyong paghahari. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Itong alak at tinapay ay handog sa'yo, Ama. Ito'y bunga ng aming gawang iyong pinagpala. Sumasamo ang iyong bayan, tanggapin iyong basbasan.
nang sa amin maging tunay na katawa at dugo ng iyong anak. Magsitayo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatido pang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong pag-aahin sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, pinagkamit mo kami ng iyong pagkupkup, pakundangan sa isang pampalagiang paghahandog, kaya't sa iyong sambayanan na iyong ipinagkaloob, ang pagkakaisa at kapayapaang nagbubuklod, bunga ng aming mga alay na iyong ikinalulugod. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong kagandahang loob kami iyong ibinukod upang iyong maitampok sa kadakilaan mong lubos, kahit na ikaw ay aming tinalikdan dahil sa aming pagkasalawahan, gumawa ka pa rin ng magandang paraang may manguna sa amin para ikaw ay balikan. Kaya't ang iyong minamahal na anak ay naging isa sa mga taong hamak upang may kapwa kaming makapagligtas sa aming pagkapahamak at pagkaligaw ng landas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, magsiluhod ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon at iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gayun din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsipayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan na dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan.
Kawanod pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na biring Maria, ina ng Diyos, ng kabyak niyang pusong si San Jose, na mga apostol ni San Juan Bautista at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-dugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sama-sama tayong tumawag sa ating Ama sa langit. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang papapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan, at ang kapurihan magpakailanman. Amen. O Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, at ngayon sinasabi mo sa amin lahat, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo pong aming pananampalataya at huwag pong aming mga kasalanan. Pagkalooban kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan, magsiluhod ang lahat. Narito si Jesucristo, ang ating Panginoon at tukom. Ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang inaanyayahan sa Kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpapatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na communion, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o laying minister ng katawan ni Kristo. At isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o laying minister. Maraming salamat po. Nagbibigay buhay
luha. Kayong mga napapagal, kayong nauuhaw sa mundo. Dali kumain, uminom kayo ng hain ni Jesu Cristo. Paalala, pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, lubusin mo sa amin ang kagalingang bigay ng iyong pag-ibig na ngayon ipinagdiriwang at kami naway magkaroon ng ganap na kaunlaran upang sa lahat ng aming pagkakaabalahan Ikaw ay aming mabigyang kasiyahan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Salamat po sa pagpunta niyo sa Quiapo. Salamat po sa mga naglingkod sa misa at sa lahat ng mga tumutulong sa simbahan. Sa inyong mga pamisa, love offerings, online donations, sa mga tumutulong po sa ating pagpapaayos, pagpapalinis at pagpapaganda ng ating simbahan, sa mga nagdadala po dito ng bigas, delata at iba pang pangayuda sa ating mga kapatid na nangangailangan, salamat po. Ang ating debosyon sa Poong Nazareno ay nagtuturo sa atin magmalasakit at tumulong sa ating kapwa. Magiging handa tayo sa muling pagbabalik ni Jesus Nazareno kung makikita natin siya sa ating kapwa, lalo na sa mga nangangailangan. At makikita natin siya sa ating kapwa kung tayo mismo magiging katulad ni Jesus Nazareno. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na Poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo mga dalamalang mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila mga pangako nila sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo at makatagpo ninyo sa inyong kapwa, si Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba na namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno,
iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, di amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ilulwalhati ka namin.